Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. In-invite kayong lahat na suportahan ang Papa Dudut YouTube channel sa pamamagitan po ng pagla-like, share and subscribe. Meron po akong isa pang channel, ang aking mga personal na mga vlogs sa Papa Dudut Vlogs po yan. Sana po ay suportahan nyo din po yan at panoorin sa ating pong YouTube channel na Papa Dudut Vlogs. Mas makikilala niyo po ako ng personal. Ngayong araw na ito sa Papa Dudut Stories. Love comes in all shapes and sizes. Maraming tao ang hindi buwabase sa panlabas na inyo para ibigin ito ang isang tao. Sila yung klase ng tao na hindi nagpapadala sa dikta ng karamihan kung ano ang pamantayan ng kagandahan. Sila yung mga tao na may kakayahang makita ang kalooban ng puso ng isang tao kaya wala silang pakialam sa mga sasabihin ng iba patungkol sa kanyang iniibig. Pero paano mo nga ba ipaparamdam sa isang taong may mababang tiwala sa sarili na karapat dapat siyang mahalin kahit ang tingin ng marami sa kanya ay isang talunan? Dear Papa Dudut, first of all ay gusto ko munang magpasalamat para sa once in a lifetime experience na mabasa ang aking kwento sa inyong YouTube program. Hayaan niyo po ako na itago ang aking totoong pangalan sa name na Rupert. Isa akong gym instructor and fitness coach at sa kasalukuyan ay 35 years old and still single. Pumasok na rin ako sa online business dahil sa pandemic. On and off kasi ang mga gym ngayon kaya kailangan maging flexible at ang pagbi-business online ang isa sa mga nakita ko na pwedeng pagkakitaan. Matagal na akong nagtatrabaho sa gym. Nasa early 20s ako nang makahiligan ko ang pagpapaganda ng aking katawan hanggang sa tuluyan ko na yung gawing career. Nakakatuwa at masarap sa pakiramdam na kapag may nai-inspire akong tao na maging fit lalo na at dati akong mataba. Naiintindihan ko kasi yung struggle ng isang mataba. Yung iisipin ng ibang tao na malakas kang kumain kahit ang totoo ay halos hindi ka na kumakain. Pero hindi pa rin ako pumapayat o nagiging fit. I was 26 years old nang maging ganap na akong gym instructor and fitness coach. Sobrang saya ko that time kasi finally magagawa ko ng makatulong sa mga taong gustong magbawas ng timbang. Sa ganong case kasi ako nakafocus papadudot sa matatabang tao na gustong maging fit. Hindi lang sa gym ko sila tinutulungan kundi maging sa diet nila. Nang panahon na yon ay sinimulan ko na ang maging independent. Dahil sa kumikita na ako ng sarili kong pera ay pikit mata akong kumuha ng isang maliit na condo unit at nagloan ako ng kotse sa bangko. Aaminin ko na mahirap sa simula ang maging independent. Maraming pagkakataon na parang gusto ko nang bumalik sa parents ko kasi hindi ko na alam kung paano ako magbabayad ng renta ng unit ko, mga monthly bills at kung ano-ano pa. Pero sabi nga nila, trust the process. Sa una lang talaga mahirap hanggang sa naging stable na ang aking income at may sumusobra pa. Iisipin siguro ng marami na dahil sa gym instructor ako, ay ang tipo kong babae ay yung sexy at kagaya ko na fit at halos sa gym na tumira. To be honest, hindi ako na-attract sa mga babaeng may katawan na pang-cover sa mga men's magazine. Mas gusto ko yung babaeng chubby o kaya ay mataba. Ewan ko pa papadudot, pero sobrang nagagandahan ako sa ganung babae lalo na kapag confident sila sa kanilang katawan. Lahat ng naging ex-girlfriend ko ay chubby. Pero sa lahat ng mga naging ex ko ay isang babae ang hindi ko talaga makakalimutan. At yon ay walang iba kung hindi si Love. Nagkakilala kami ni Love sa gym kung saan ako nagtatrabaho. Sa dami ng babaeng nasa gym ng araw na yon, ay tanging si Love ang bumihag sa aking paningin. Sakto na wala akong client na nakatambay lamang ako just in case na may kailangan ng aking tulong. Nag-i-struggle si Love sa paggamit ng treadmill. Una siyang nilapitan ng isa kong katrabaho pero sinabi ko na ako na ang bahala. Matabang babae si Love, Papa Dudut. Maliwala sa mukha niya, maputi at hanggang balikat ko. Medyo matangkad siya dahil 5'11 po ang height ko.
Ang sarap pisilin ng pisngi niya. Maganda siya sa madaling salita. Hindi ko alam kung bakit sobra akong na-attract sa kanya kahit na hindi ko nakitang confidence siya sa kanyang sarili. Mahiyain siya at parang nahiya pa nga siya nang lumapit ako at turuan siya sa paggamit ng treadmill. Baka raw isipin ko na ang tanga niya kasi hindi siya marunong noon. Ang sabi ko naman ay ganoon din ako nung una. Ipinakita ko pa sa kanya sa phone ko kung gaano ako kataba before at namangha siya sa transformation ko. Inaloko ang sarili ko kay Love, hindi bilang boyfriend kundi bilang personal fitness coach niya. Pumayag siya kaya sobrang saya ko. Naisip ko pa lamang na magkikita kami every week ay talagang hindi na ako mapalagay. 2 weeks ko nang ginabayan si Love sa gym at maging sa diet niya. Nakita ko ang kagustuhan niya na magbawas ng timbang. Natatandaan ko na Saturday night after sa gym ay inaya ko si Love na magkape. Habang nasa coffee shop ay sinabi niya na nami-miss na niya ang Java chip frap at nabigla si Love nang i-order ko siya ng gusto niya. Coach, bawal ito ah. Bad influence ka pala, coach. Ang gulat at natatawa niyang wika. Pwede yan, cheat day. Saka less sugar yan. Enjoy mo rin naman minsan ang paborito mong pagkain. Huwag lang palagi. Once in a while, itreat mo rin ang sarili mo. Bawiin mo na lang sa pag-workout. Nakangiti kong sabi. Dahil sa ikaw ang nagsabi, sige, mag-cheat ako, ang sabi pa ni Love. O sa diet lang pwede mag-cheat ha, hindi sa relationship, biro ko. Sa unang pag-uusap namin ni Love, nang wala sa gym ay tinanong ko kung bakit niya gustong magpapayat. Ang sabi niya ay pagod na raw siya sa pagtawag sa kanya ng baboy, lechon at napabayaan sa kusina. Nalungkot ako sa mga sinabi niya. Nakarelate kasi ako sa mga salitang yon, Papa Dudut. Maging ako ay tinawag na ganoon dati at yon ang nag-motivate sa akin para maging fit. Alam mo Love, huwag mong gawin ang pagpapapayat mo para sa kanila. Gawin mo para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Ang sabi ko sa kanya. Para na lang siguro sa sarili ko, coach. Kasi mismong mahal ko sa buhay nang gagaling yung mga masasakit na salitang sinasabi ko. Sila kasi nagsasabi ng sobrang taba ko. Turan pa ni Love. Nalaman ko rin mula kay Love na wala siyang kaibigan. Kahit sa trabaho niya ay walang gustong makipagkaibigan sa kanya. At ang hinala niya ay dahil daw sa katawan niya. Dumako ang usapan namin sa love life. Nahiya pa siya nang aminin niyang hindi pa siya nagkaroon ng boyfriend. Sa edad daw na 24 ay walang nagtangkang manligaw sa kanya. Ang dahilan niya ay ang timbang niya. Mas nalungkot ako kasi iniisip pala ni Love na malaking hindrance ang bigat at katawan niya para magustuhan o mahalin siya ng isang lalaki. Ang hindi niya alam ay hindi yon totoo dahil alam ko sa sarili ko na love at first sight ang naramdaman ko sa kanya. Mahigit isang buwan na sa gym si Love nang mapansin ko na hindi siya nagpupunta roon sa araw na dapat ay naroon siya. Inakala ko noong una na baka may sakit o may pinuntahan lang pero isang buwan pang lumipas ay wala pa ring Love na bumibisita sa gym. Doon ako nag-alala, Papa Dudut. Tinignan ko ang contact number niya sa record ng mga membership sa gym. Tinawagan ko siya at nalaman ko na ayaw na raw niyang mag-gym dahil mahigit isang buwan na raw ay hindi pa rin siya pumapayat. Tanggap na raw niya na mataba siya. Hinimo ko siya na bumalik. Ang sabi ko ay matagal talaga bago niya makita ang resulta. Tsaka lang talaga. Pero desidido na si Love na huminto na sa pag-gym, Papa Dudut. Natakot ako kasi ibig sabihin ay hindi na kami magkikita pa. Kaya gumawa ako ng paraan at tinawagan ko ulit siya at inayang magkape. Sa una ay nag-hesitate pa siya pero sabi ko ay hindi ko na siya pipilitin na mag-gym. Friendly date lang yon. Ganon. Laking tuwa ko nang pumayag si Love. Muli kami nagkita at ang pagkakape ay nasundan ng dinner dates, pag-travel hanggang sa niligawan ko na siya. Akala niya ay nagbibiro ako pero pinakita ko na seryoso ako sa kanya, Papa Dudut. Palagi ko siyang dinadalhan ng mga paborito niyang pagkain, pizza, chocolate mousse cake at java chip wrap na hindi na less sugar.
Pero hindi ko kinakalimutan na ipaalala kay Love na dapat ay in moderation ang pagkain niya. Pwede niyang kainin lahat ng gusto niya pero hinay-hinay lang dapat. Tinuruan ko rin siya na home exercise para kahit na hindi siya magpunta sa gym ay ayos lang. Sa office kasi ang work ni Love kaya madalas ay nakaupo siya. Kailangan niya talaga ng regular na ehersisyo. 6 months ako nanligaw kay Love bago ko nasungkit ang matamis niyang oo. Sobrang saya ko kasi talagang mahal na mahal ko si Love. Yun nga lang kailangan kong maging extra careful dahil yun ang unang beses na makikipagrelasyon si Love. Walang araw na hindi ko ipinaramdam sa kanya na mahal ko siya. Palagi ko siyang pinopost sa social media account at ipinagmamalaki ko ang aming relasyon. May ilang tao na tinatawanan ako, prank lang daw yun. Imposible raw na ang isang gym instructor na kagaya ko ay magkagusto sa isang matabang babae. Meron pa nagsabi na papayating ko raw si Love para bagay kaming dalawa. Palagi kong sinasabi sa kanila na minahal ko si Love sa size niya na yon kaya wala na itong dapat na baguhin pa. Ang hindi ko alam ay binabasa pala ni Love ang mga nagko-comment sa post ko at naging reason yon para mas bumaba ang tingin niya sa sarili niya. Nakipag-break pa nga siya sa akin sa second month namin. Maghanap na lang daw ako ng sexy na babae kasi ganon ang sinasabi ng mga friends ko sa social media. Love, hindi sila ang magdidikta kung sino ang mamahalin ko. Ako ang magde-decide sa bagay na yon. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila kasi hindi nila nakikita ang nakikita ko sa iyo. Maganda ka, Love, buong puso kong sabi sa kanya. Pero nang dahil sa akin ay napapahiya ka. Ayoko na pati ikaw ay nadadamay sa kapintasan ko, ang malungkot niyang turan. Sinong may sabing napapahiya ako? Silang napapahiya kasi mali sila ng akala. Hayaan mo na sila, okay? Nakangiti kong sabi kay Love. Huwag mo na lang kaya akong i-post, Rupert, para hindi na sila mag-comment ng ganun. Suggestion niya. Ay, yan ang hindi po pwede. Proud kaya ako sa girlfriend ko. Kaya kahit na ayaw mo, ipagmamalaki pa rin kita. Ganyan kita kamahal. Kayang-kaya kong ipagsigawan sa buong mundo na girlfriend kita, Love. Seryoso kong sambit. Alam ko na malaki ang insecurity ni Love dahil sa kanyang pagiging mataba. Kahit masabihin na ayos lang sa akin na ganun siya at hindi ko nakikitang mali na plus size siya, ay hindi yon sapat para mawala ang insecurity niyang yon. Kaya ang ginawa ko kapag may pagkakataon ay sinasabi ko sa kanya na maganda siya at mahal ko siya. Kahit pa dumoble ang size niya. Hindi rin ako huminto na i-post at ipagmalaki siya sa aking social media hanggang sanasanin na siya sa mga hindi magagandang comment. Minsan nga ay magkasama pa kami nagbabasa ng mga comment at pinagtatawanan lang namin ang mga yon. Sa pagtagal ng relasyon namin ni Love ay naging komportable na siya sa akin. Kumbaga ay unti-unti na siyang lumabas sa shell niya at naipakita na niya sa akin ang totoong siya. Hindi na siya nahihiyang kumagat ng malaki sa burger niya sa harapan ko. Wala na rin siyang kieme na humingi ng extra rice kapag kumakain kami sa labas. Dumidighay pa siya ng malakas kapag busog at cute na cute ako sa kanya kapag ginagawa niya yon. Sabi nga ni Love sa akin, I am me when I am with you. Una kong ipinakilala si Love sa family and friends ko at tanggap na tanggap nila si Love bilang aking kasintahan. Alam kasi nila na ganun ang tipo kong babae at hindi ako na-attract sa mga tinatawag na sexy. Yung mga social media friends ko na hindi naman ako personally nakilala ang maraming nasabi kay Love. Kasunod ay sa family ni Love naman kami nagpakilala. Napansin ko sa family nila na sila lang ang mataba. Yung parents niya at dalawang babaeng kapatid niya na mas matanda sa kanya ay mga payat. Mas lalo kong naintindihan ang pinanggagalingan ng insecurity ni Love kasi siya ang naiiba sa pamilya niya. Isa pa sa mga napansin ko ay ang pagiging cold ng pakikitungo nila sa akin. Hindi kagaya ng family ko na talagang wine-welcome nilang lahat ng mainit si Love. Nang makauwi ako mula sa pagpunta sa family ni Love ay tinawagan ako ni Love. Sobra akong nalungkot nang sabihin niya sa akin na hindi raw gusto ng pamilya niya
ang relationship namin. Sigurado raw kasi ang family niya nasasaktan ko lang si Love at iiwanan ko rin daw si Love kapag nakakita ako ng sexy at mas maganda na babae. Iyak nang iyak si Love habang sinasabi yon sa akin. Masakit kasi sa kanya na mismong pamilya niya ang humahadlang sa kanyang kaligayahan. Ipinangako ko sa kanya na hindi mangyayari ang sinasabi ng family niya at magtiwala lamang siya sa pagmamahalan naming dalawa. Sa mga nakalipas na buwan ay ako ang naging kakampi ni Love. Kahit pa nalaman namin na hindi kami suportado ng pamilya niya ay hindi pa rin kami naghiwalay. Natuwa pa nga ako nang sabihin ni Love na wala siyang pakialam kahit ayaw ng pamilya niya sa akin. Dahil hindi na raw naman siya umaasa sa mga yon. Dumating ang 18th birthday ng kapatid ko at isa si Love sa kinuha niya para sa 18 candles at ako ay sa 18 roses. Naka-close na rin kasi ng family ko si Love dahil madalas ko siyang isinasama sa bahay namin. Required na magsuot ng gown at medyo nahirapan akong i-convince si Love na magsuot ng ganon. Kahit kailan ay hindi siya nagsuot ng gown, Papa Dudut. Noong prom nga raw nila ay hindi siya sumali at kahit noong nagdebut siya ay walang party kagaya ng sa kapatid niya dahil iniiwasan niya talaga ang magsuot ng gown. Aniya, masikip ang gown at makikita lang lalo na mataba siya at makikita ang bilbil niya. Magiging takaw atensyon daw siya kapag nakasuot ng ganon. Tapos magsasalita pa siya kaya sigurado raw na mapupunta ang maraming mata sa kanya. Sorry talaga Rupert ha, ekis ako sa gown. Hindi ko kaya. Pakisabi sa sister mo na baka pwedeng palitan niya ako sa 18 candles. Ang sabi ni Love sa akin habang nasa apartment niya kaming dalawa. Sinundo ko siya para pumunta sa magsusukat ng gown niya. Isa ka sa gusto ng kapatid ko para dun eh. Kasi close ka niya. Saka anong masama kung mag-gown ka? Huwag ka mag-alala kasi walang magtatawa sa iyo sa party. Kung meron man, bibigwasan ko sa bunganga pagbibiru ko. Yan nga ang ayaw ko eh, ang mapaaway ka ng dahil sa akin na kayuko niyang sambit. E ano kung mapaaway ako ng dahil sa iyo? Kasalanan nila kung mangyari yon kasi hindi ka dapat nila pinagtatawanan. Saka dapat masanay ka na magsuot ng gown, Love. Turan ko sa kanya. Ha? At bakit? Don't tell me may birthday party pa tayong pupuntahan after ng kapatid mo, ang nagtataka niyang tanong. Hindi, dapat masanay ka na kasi sa kasal natin ay magsusuot ka ng pinakamagandang wedding gown, ang nakangiti kong turan sa kanya. Laking gulat ni Love nang may ilabas akong singsing at nagpropose ako ng kasal sa kanya, Papa Dudut. Hindi ako nabigo kasi nag-yes siya. Grabe ang iyak ni Love ng araw na yon. Ang higpit ng yakap niya sa akin at hindi raw niya inaasahan na may isang lalaking magmamahal sa kagaya niya. Bago raw niya ako makilala ay inihanda na niya ang sarili niya na tatanda at mamamatay ng mag-isa. Kaya sobrang saya niya nang dumating ako sa buhay niya. Sinabi ko kay Love na kamahal-mahal naman talaga siya. At masaya rin ako na nagkakilala kaming dalawa. Sa kanya ko lang kasi naramdaman ang ganong katinding pagmamahal kaya kahit na wala pang isang taon ang aming relasyon ay nag-propose na kaagad ako ng kasal. Nakumbinsi ko si Love na magpasukat ng gown. Umaten siya ng birthday ng kapatid ko nang nakasuot ng gown. Very proud ako sa family and friends namin dahil hindi nila kinutya si Love. Ang dami pang ang pumuri kay Love na bagay ito sa suot nitong gown. Maganda talaga si Love, Papa Dudut. At totoong bagay ang gown sa kanya. Sadyang mababa lang ang tingin niya sa kanyang sarili at yon ang nais kong maalis sa ugali niya. After ng party ng kami-kami na lamang ng pamilya ko ang nasa venue ay inannounce namin ni Love na engaged na kami. Napakasaya ng pamilya ko para sa akin ang gabing yon. Isang araw ay nilapitan ako ni Mama. Gusto niya akong makausap tungkol sa aming dalawa ni Love. She told me na ramdam at nakikita niyang mahal na mahal namin ni Love ang isa't isa. Ang inaalala lang daw niya ay ang health ni Love. Fitness coach daw ako at alam ko na may risk ang kalusugan ni Love. Lalo na at overweight ito. Baka raw gusto kong i-consider na himukin si Love
na magbawas ng timbang. Hindi ko naman minasama ang sinabi ng nanay ko kasi alam kong concerned siya kay Love. Tama rin kasi si Mama. Bata pa kasi si Love kaya wala pa itong nararamdamang problema sa kalusugan nito. Pero kapag nanatili ito sa ganung katawan at nagkaedad na ito ay mahihirapan na siya. Kaya kahit na alam ko na may possibility na ma-offend si Love ay kinausap ko siya na baka gusto niyang bumalik sa gym at magbawas ng timbang. Akala ko ba ay gusto mo na mataba ako? Ikaw nagsabi sa akin na huwag na ako mag-gym at mag-diet tapos ngayon eh pababalikin mo ako ng ganun? Ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin, Rupert? May pagtataka at inis na tura ni Love. Nag-aalala kasi ako sa kalusugan mo, Love. Yun lang at wala nang ibang dahilan. Hindi ko sinasabing magpapayat o magpa-sexy ka. Ang sabi ko, magbawas ka lang ng timbang. Explain ko sa kanya. Ganon din yun eh. Gusto mo akong pumayat. Bakit, Rupert? Nahihiya ka nang maging girlfriend ako? Nahihiya ka nang kasama ako lalo na kapag nasa labas tayo? O baka mga sexy ng babae ang gusto mo? Walang prenong sambit ni Love. Concern lang ako sa health mo. Kahit si Mama ay sinabi sa akin yun. Inuulit ko, hindi ko sinasabi na magpa-sexy ka. Yung mabawasan sana ang timbang mo ay okay na yun tapos eh imi-maintain na lang natin. Muli kong paliwanag. Ewan ko sa'yo, ang gulo-gulo mong kausap, Rupert, inis niyang wika. Hindi nagustuhan ni Love ang mga sinabi ko, Papa Dudut. Parang minasama niya ang kagustuhan ko na maging healthy siya. Sa totoo lang ay naawa ko sa kanya sa tuwing umaakyat kami sa overpass. Kasi pagdating sa itaas ay grabe ang hingal niya. Kapag magkatabi kami sa pagtulog ay sobrang lakas ng hilik niya at alam ko na hindi maganda ang ibig sabihin kapag ganon. Wala akong nagawa nang hindi ako pinakinggan ni Love at nagpatuloy siya sa normal niyang gawain. Gigising, papasok sa work at uuwi sa apartment. After ng huli naming pag-uusap ay isang linggo siyang hindi nagparamdam. Wala siya sa apartment niya at kahit sa bahay ng parents niya ay hindi ko natagpuan si Love. Ayon sa workmates niya ay on leave si Love at wala silang ideya kung kailan ang balik. Para na akong mamamatay sa pag-worry sa girlfriend ko. Hindi ko rin siya makontakt sa number niya. Naka-off siguro o baka nasa isang lugar siya na walang signal. Pagkatapos ng isang linggo ay saka nagpakita sa akin si Love. Hindi ko napigilan ang pag-iyak kasi talagang nag-aalala ako sa kanya at namimiss ko siya. Sinabi ko kay Love na kung nagalit siya sa akin kasi pinagbabawas ko siya ng timbang ay huwag na niya yung gawin. Kalimutan na lamang niya na nagsabi ako ng ganon sa kanya. Ang sabi niya ay wala raw kinalaman ang bagay na yon sa pagkawala niya ng 1 week. Ganon daw siya minsan, bigla na lang siyang nagdi-disconnect sa realidad. Pumupunta raw siya sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya para makapag-isip-isip. Nang tanungin ko kung ano ang inisip niya sa lugar na yon ay hindi niya sinabi sa akin. Hindi ko na inusisa kasi ang importante sa akin ay magkasama na ulit kaming dalawa. Umabot kami ni Love ng aming first anniversary. Nagburakay kami, Papa Dudut. At ang nakakatuwa ay nakita ko na ang laki ng nabawa sa timbang niya. Mula sa pagiging mataba ay naging chubby na siya. Nandun pa rin yung bilbil at taba na paborito kong pisil-pisilin pero nagkaroon na siya ng curve kahit na papaano. Ang sabi niya ay naka-low carb diet daw siya at paminsan-minsan ay nag-home exercise yung mga itinuro ko sa kanya dati. O baka naman ipagpalit mo na ako kapag sumeksi ka lalo ha, ang biro kong sabi kay Love nang nasa Boracay kami. Yan ang hindi mangyayari. Saka okay na ako sa ganito, tama ka nga Rupert. Mas maganda kung magbabawas ako ng timbang. Ang gaan sa pakiramdam ko kasi hindi na ako mabilis singalin. May pagmamalaking sabi pa ni Love. Sabi ko na sa iyo eh. O nga pala, gusto mo bang pag-usapan natin ang tungkol sa kasal natin? May date ka ba na gusto? Tanong ko. Rupert, okay lang ba na huwag muna ngayon? Enjoyin muna natin tong bakasyon natin. Pagbalik siguro natin sa Manila ay saka natin yung pag-usapan. Tugon pa ni Love. Okay sige, ikaw na lang ang magsabi sa akin kung kailan ka handang pag-usapan yon. Tugon ko. Nakabalik na kami sa Manila. Lagpas isang buwan na nga, naghintay ako na si Love mismo ang magsabi sa akin na pag-usapan namin ang mga detalye ng aming kasal.
pero mukhang nakalimutan na nga niya yon. Naghintay pa ako ng ilang linggo hanggang sa naisip ko na baka hindi pa interesado si Love na maikasal kami. Hindi na ako nakatiis pa, Papa Dudut. Inopen ko ulit sa kanya ang topic about our wedding. Pero sabi niya ay wala siya sa mood na pag-usapan yon. Maganda raw kapag nasa mood siya para mas makapag-isip siya ng maayos. Nagtampo ako kay Love ng panahon na yon pero mas pinili kong huwag iparamdam sa kanya. Ang pakiramdam ko kasi parang ako lang ang may gusto na maikasal kaming dalawa. Hindi ko na maramdaman sa kanya yung kasiyahan niya noong nag-propose ako sa kanya. Ayoko mang mag-isip ng kung ano-ano ay hindi ko na iwasan yon. Napansin ko kasi ang pagbabago kay Love simula nang magbawas siya ng timbang. Patuloy siya sa pagpapapayat. Mabilis na pagpayat ang nangyari sa kanya kaya nagkaroon siya ng loose skin. Pero mabilis yung na-retract dahil nagpunta siya sa isang derma clinic. At ang sabi niya ay may tinitig siyang supplements at collagen. Kinausap ko siya na baka pwedeng itigil na niya ang sobrang pagpapapayat pero hindi niya ako sinunod. Gusto na raw niya ang nangyayari sa katawan niya kaya hindi ko na siya mapipigilan pa. Kaya sa second anniversary namin ay payat na talaga si Love. Malayong malayo na siya sa Love na nakita ko noon sa gym na nahihirapan sa paggamit ng treadmill. Yung Love at sarap piselin ng pisngi at bilbil ay wala na. That time ay wala na akong pisngi at bilbil na mapisil sa kanya. Alam ko na ang selfish pakinggan pero gusto kong bumalik yung matabang Love. Yung mahiyain at parang palaging nagpapasaklolo sa akin. Kasabay kasi ng pagpayat niya ay ang pagkakaroon niya ng self-confidence. Sa tuwing nasa gym ay napapansin ko rin na ang daming lalaking umaaligid sa kanya at ine-entertain ni Love ang mga yon. Maraming beses ko siyang nakikita na masayang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Confident ako na ako lamang ang mahal niya pero hindi ko maiwasan ang magselos. Kaya naman naglakas loob na akong sabihin sa kanya ang napapansin kong yon. May nanliligo na ba sa'yo sa gym? Parang palagi kang may kausap na ibang lalaki. Iba-iba pa. Mahinahon kong sabi habang nagda-drive. Ihatid ko siya sa apartment niya. Wala yun. Bakit nagsiselos ka ba? Ang sabi niya. Hindi naman, siguro masamang magselos kasi boyfriend mo ko. Tugon ko. Ikaw nga kapag hinahawakan ka ng babae sa gym hindi ako nagsiselos. Nakairap niyang sabi. Trabaho ko yon and besides walang mali siyang paghawak ko sa kanila. Yun ay para i-guide sila. Ikaw kasi parang ang siyasya mo kapag pumupuri sa iyo na ang sexy mo ang ibang lalaki. Nagsiselos kong wika. Wow, sa lahat ng tao sa iyo ko talaga yan narinig ha. Rupert, buong buhay ko tinatawag akong mataba at baboy. Ngayon lang ako natatawag ng sexy. Akala ko pa naman ay naiintindihan mo dahil dati ka rin mataba. Galit na sabi ni Love. Mataas at malakas na ang boses niya sa pakikipag-usap sa akin noon. Naiintindihan kita pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong magpa-cute sa mga lalaki sa gym. Sigaw ko. So parang sinasabi mong malandi ako? Hindi makapaniwalang sigaw naman ni Love. Wala akong sinasabing malandi ka. Sa'yo yan ang galing. Bakit malandi ka ba? Bulyaw ko. Hindi ko akalain na ganyan ang tingin mo sa akin. Nakaka-disappoint ka, Rupert. Naluluhan niyang sambit. Hindi na lamang ako sumagot, Papa Dudut. Alam ko na sa sigawan mauuwi ang pag-uusap namin yon. Ako na ang pumutol sa aming pag-uusap kesa sa mag-away pa kami. First time na nagkaroon kami ng ganong argument. Hanggang sa maihatid ko siya ay hindi na rin siya nagsalita pa. Walang palitan ng I love you at wala rin goodbye kiss na palaging nakasanay naming gawin bago kami magpaalam sa isa't isa. Masakit para sa akin na hindi maging maganda ang last na pag-uusap namin ni Love. Nag-away kami, nagsigawan at naggalit. Oo, Papa Dudut, iyon ang huling beses na nagkausap kami ni Love. Hindi na siya sumagot sa chat at tawag ko. Umalis siya sa apartment at trabaho niya. Kahit ang sarili niyang pamilya ay hindi alam kung nasaan si Love. Wala akong ideya kung hindi talaga nila alam o tinatago nila sa akin ang girlfriend ko. Halos isang taong ko ring hinanap si Love pero nabigo ako. Wala naman ako mapagtanungan na kaibigan niya dahil wala siya noon. Sa madaling salita ay nag-ghost ako.
Kung alam ko lang na yun ang huling pagkikita namin, sana ay nagpakumbaba na ako. Sana ay nag-I love you at nag-goodbye kiss na lamang ako sa kanya. Hindi lang ako nalungkot sa paghihiwalay namin ni Love kundi ang family ko. Alam kasi nila kung gaano ko kamahal si Love. Nang time na yun ay sobra akong nalugmok sa kalungkutan. Palagi akong naglalasing, lumalabas kasama ang mga kaibigan at nagpupunta sa kung saan saan. Lahat ay ginawa ko para makalimutan si Love, ngunit ang mga yon ay panandali ang solusyon lamang. Kapag wala nang epekto ng alak ay wala na ang mga kaibigan ko ay umiiyak ulit ako sa sakit ng pag-iwan ni Love sa akin. Bago ako matulog ay palagi ako nag-iisip, maraming tanong sa utak ko. Pero wala akong makuha kahit na isang sagot. Yung taong makakasagot kasi ay hindi ko alam kung nasaan na. Wala na rin ang social media account ni Love at ewan ko kung nag-deactivate siya o tuluyan na niyang dinelete. Isang paraan ang naisip ko para makataka sa sakit at lungkot. Yon ay ang paghahanap ng bagong mamahalin. Sumubok ako sa mga dating app and sites. Nanligaw ako at may mga naging girlfriend ako. Pero hindi nagtatagal. 1 week hanggang 1 month lang ang tinatagal na mga sumunod kong relasyon. After ng ilang failed relationship ay huminto muna ako. Napagod na rin kasi ako sa paghahanap ng babae na kagaya ni Love. Until may nakilala akong chubby na girl sa isang dating app. Itago ko na lamang sa pangalan na Kyla. Same age kami at talagang nakita ko sa kanya si Love. Yung pagiging mahiyain at insecure ni Love ang palagi kong naaalala kay Kyla. Iniisip ko na si Kyla ay si Love at nung una ay hindi yon nahalata ni Kyla. Akala niya ay mahal ko talaga siya. Napakasama ko pa na ginamit kong term of endearment namin ni Kyla ay Love. Para kahit papaano ay natatawag ko pa rin ang babaeng totoong mahal ko kahit na sa katauhan ng ibang tao. Tumagal ng 3 buwan ang relasyon namin ni Kyla. Hanggang sa mismong nanay ko nang nagsabi sa akin na kung si Love pa rin ang laman ng puso ko ay mabuting tigilan ko na si Kyla dahil baka karmahin ako. Doon ko nga na-realize na mali ang aking ginawa, Papa Dudut. Labis na nasaktan si Kyla sa paghihiwalay namin. Muli akong tumigil sa paghahanap ng babaeng magpupuno ng puwang sa aking puso na binakante ni Love. Inayaan ko ang aking sarili na mag-heal ng kusa. Nag-focus ako sa aking sarili. Naghanap ako ng ibang bagay na mapaglilibangan. Napakahirap na naging daan ko para mag-move on. Mahirap kasing naiwan ako sa ere. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ni Love kung bakit siya biglang nawala. Ayokong isipin na kaya siya lumayo at nagtago sa akin ay dahil sa mababaw na pag-aaway na namagitan sa amin. Masyadong mababaw yun na dahilan. At alam ko na hindi ganoon kababaw ang pagmamahal ni Love sa akin. May hinala ako na may malalim siyang dahilan pero hindi niya kayang sabihin. Ang mas nagpabigat pa ay ang katotohanan na hindi kami okay noong huli kaming nagkasama. Pero totoo palang sinasabi ng marami na time heals everything. Sa paglipas kasi ng 1 taon ay napansin ko na hindi ko na iniisip araw-araw si Love. Hindi na ako nag-reach out sa family niya kung may balita na sila kung nasaan na si Love. Napagod na ako hanggang sa tinanggap ko na lamang na hindi talaga kami para sa isa't isa. Kahit ang pamilya ko ay napansin ang pagbabago na yon sa akin. And that time ay nakilala ko naman si Jane. Hindi siya chubby, ang totoo ay maganda ang katawan niya dahil kagaya ko siya na isang fitness coach. Naging magkaibigan kami ni Jane hanggang sa magkahulugan ng loob. Alam kong mahal ko si Jane at hindi ko siya ginagamit para makalimutan si Love. Hindi ko kasi siya kinocompare kay Love, Papa Dudut. Mahal ko si Jane kung sino siya. Smooth lang ang relasyon namin ni Jane at wala kaming inililihim sa isa't isa. Inamin niya na galing siya sa isang abusive na relasyon. Sinasaktan siya ng physical ng ex-boyfriend niya habang ako ay kinuwento ko ang tungkol kay Love. Kahit tuloy siya ay nagtaka kung bakit ako iniwanan ni Love noon. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong ideya sa reason niya. Pero that's okay. Naka-move on na ako sa kanya at nakilala pa kita. I am so blessed to have you, Jane. Ang madamdaming kong pahayag kay Jane. Alam ko at ramdam ko na mahal mo talaga ako. Pero naku-curious ako kung ano ang dahilan ni Love. Na fall out of love ba siya?
Nakakita ba siya ng iba? O may nagawa ka na hindi niya nagustuhan tapos eh hindi ka aware? Turan niya? Ewan ko, sila bang makakasagot niyan? Natatawa kong sabi. Sana magkaroon kayo ng closure na dalawa. Yes, naka-move on ka na sa kanya pero maganda pa rin na may maayos kayong closure. Iba sa pakiramdam kapag wala ka ng question sa utak mo. Ang payo pa ni Jane. Kaya mahal na mahal ko si Jane kasi wala siyang insecurity sa past ko. Hindi siya selosa at malawak ang kanyang pangunawa sa lahat ng bagay, Papa Dudut. Malaki ang naitulong ni Jane sa akin. Sinira niya kasi yung standard ko pagdating sa tipo kong babae. Pinatunayan niya na kahit na hindi siya mataba o chubby ay mamahalin ko pa rin siya. Sa first anniversary namin ay nag-propose na ako sa kanya at tinanggap niya yon. Agad kaming nag-asikaso ng aming kasal hanggang sa ikasal na nga kami. Ang araw na yon ang isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko, Papa Dudut. Iba yung pakiramdam na magkaroon ka ng basbas mula sa itaas at sa simbahan ng aming pagmamahalan. Ilang araw matapos ang kasal namin ni Jane ay meron siyang sinabi sa akin. Sinearch niya pala ang pangalan ni Love sa Facebook at isang post ang nakita niya na maaari daw na maging sagot ko kung bakit hindi na nagpakita si Love sa akin. Ipinakita ni Jane sa akin ang post na tinutukoy niya at napag-alaman ko na post yon ng tita niya. Para akong napagbagsakan ng langit nang malaman ko na isang taon na palang patay si Love. Walang nakalagay kung ano ang kinamatay niya pero base sa mga comments sa post ay mukhang meron itong sakit. Sinamahan ako ni Jane sa pamilya ni Love at sinabi ko sa tatay ni Love na alam kong wala na si Love. Inamin na rin nila sa akin ang katotohanan. Ang sabi ng tatay ni Love ay merong colon cancer si Love. Yun pala ang dahilan ng biglaan at mabilis nitong pagpayat. Nakiusap daw si Love sa pamilya nito na huwag sabihin sa akin ang sakit niya. Nakipaghiwalay si Love sa akin dahil ayaw niya na maging pabigat sa akin. Lumaban si Love pero hindi na niya kinaya. Hindi na kinaya ng katawan nito at tuluyan na itong sumuko. Naisip ko rin na baka sinadya ni Love na mag-away kami para yon ang isipin kong dahilan kapag hindi na siya nagpakita sa akin. Ang hindi niya alam, alam ko na hindi ganon ang away na maghihiwalay sa amin. Kaya napuno pa rin ng maraming katanungan ng utak ko. Hindi ko napigilan ang luha ko, Papa Dudut. Kung ano-ano ang mga naisip ko pero yung pala ay patay na si Love. Sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Masakit para sa akin na wala ako sa tabi niya sa mga sandaling mas kailangan niya ako. Iniisip ko pa na naghihirap siya dahil sa sakit niya ay parang unti-unting nadudurog ang aking puso. Sa araw na yon ay sinamahan ako ng tatay ni Love sa kanyang libingan. Humingi ako ng tawad kay Love sa lahat ng mga nasabi ko. Kahit si Jane ay may sinabi sa libingan ng dati kong nobya. Love, maraming salamat sa pagbibigay mo ng daan para magkatagpo kami ni Rupert. Alam ko na hindi ko kayang matumbasan ang pagmamahal mo sa kanya pero huwag kang mag-alala dahil mamahalin ko si Rupert sa abot ng aking makakaya. Puno ng sincerity na sabi ni Jane. Umuwi ako ng malungkot dahil sa aking mga nalaman. Ganun pa man ay magaana ang aking dibdib dahil sa wakas ay nasagot na ang mga tanong ko. Kahit pa sa huli, ako pa rin ang iniisip ni Love. Lumayo siya dahil ayaw niya na maging pabigat sa akin. Hindi siya naging interesado na pag-usapan ang kasal namin, hindi dahil sa ayaw niya kundi dahil ayaw niya na makasal kami tapos ay bigla siyang mawawala. Hindi niya ako hinayaan na masaktan noon sa pagkamatay niya. Parang hinintay din muna niya na meron na akong bagong minamahal bago niya hinayaan na malaman ko ang nangyari sa kanya para hindi ako gaanong masaktan. Kaya kung nasaan man ngayon si Love, sana ay nakuha na niya ang pagmamahal na deserve niyang maramdaman. Alam ko naman na kapiling na siya ng ating Panginoong Diyos. Hindi man kami nagkatuluyan ni Love ay wala na akong panghihinayang na nararamdaman. Bakit pa ako makakaramdam ng ganon kung meron na akong Jane? At nadagdagan pa kami ng isa dahil last year ay isinilang na ang first baby namin ni Jane. Dito ko na po tatapusin ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Nagmamahal, Rupert.
May mga kapwa tayo na mababa ang tingin sa kanilang sarili kaya maging maingat tayo sa mga salitang bibitawan natin. Maaring biro lamang yon yung mga sinasabi mo pero para sa taong pinatungkulan mo ay masakit na pala yon. Imbes na manlait ay hindi ba mas magandang kung magtuon tayo sa maganda at positibong bagay na meron ang bawat isa sa atin. Masyado makapangyarihan ang salita kaya gamitin po natin ito sa tama. Nakakalungkot isipin na hanggang sa panahon na ito ay may mga kagaya ni Love na nagiging biktima ng bullying dahil sa panlabas na anyo. Sa kwento ni Rupert, nakita natin kung paano siya magmahal. Ang totoong nagmamahal ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Marunong siyang tumingin sa totoong kagandahan ng isang tao at yon ay ang kalooban. Sa isang relasyon, maganda na marunong tayong tanggapin ang kahinaan ng ating partner o minamahal. Tulungan natin sila na maging lakas nila ang kahinaan na yon. Walang kasing sarap sa pakiramdam na makita ang ating partner na nag-grow para sa ikakabuti niya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe kung nagustuhan niyo po ang pinaghirapan naming episode na ito. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Huwag kalimutan din na mag-like, share and subscribe dyan. Maraming maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.